boarding time na. Papunta na tayo ngayon ng Cebu. Ito yung sasakyan namin, Ocean Jet na fast craft. Guys, we're checking out na dito sa Soleia dahil hindi na namin bumiyahe pabalik sa Cebu. It's almost 9:30 in the morning. Soleia! Bye-bye, Soleia! Oh, you say bye-bye sa Soleia. Bye-bye, Soleia! We're now done checking out. So, ngayon, papunta na kami sa mga tricycle kasi sasakay na kami ng tricycle papunta sa Tagbilaran Port. Then from there, we'll just ride a ferry pabalik ng Cebu. So, tawag tayong tricycle. Kuya, papatid kami sa ano, sa Tagbilaran Port. Ako. Yung gamit namin natin pa sa hotel. Soleia. Ilan kayo, sir? Tatlo lang. We're now on our way papunta sa Tagbilaran Port. So, 500 ang rate ng mga tuk-tuk dito sa Panglao hanggang dun sa port. Nandito ako ngayon sa ticketing ng Ocean Jet dito sa Tagbilaran Port. So, bibili muna ako ng ticket and then papasok na tayo agad sa port. So I already have my ticket. Hindi na natin abutan yung 10:40 kasi fully booked na. So doon na tayo sa 11:40 na biyahe. May 1 hour waiting tayo ngayon sa terminal bago tayo bumiyahe. Thank you, Kuya. Bye-bye. We are now here in Tagbilaran Port. So magche-check-in na lang kami din. Tambay na lang doon sa terminal. Nagbabayad na ako ng terminal fee. 30 pesos ang isa. May bayad na rin daw si Kanlao. So ito, bayad na tayo ng terminal fee. Check-in na rin tayo. Nagbayad din ako ng baggage, which is 100 pesos. So we are here ngayon sa Tagbilaran Port, dito sa terminal. We are just waiting for our trip na 11:40 a.m. papuntang Cebu. We still have 1 hour waiting time bago tayo makabiyahe. Bale, yung nabili kong ticket ay Ocean Jet ulit and it cost 800 pesos per head. Tapos si Kanlaon 400 lang dahil 50% off siya. So ito ang terminal ng Tagbilaran. Just look at that. Actually maraming tao ngayon. Boarding time na. Papunta na tayo ngayon ng Cebu. Ito yung sasakyan namin, Ocean Jet na fast craft. We got our tickets and yeah, pabiyahe na tayo. 11:40 a.m. na trip papuntang Cebu, Pier 1. Bale, umakyat pala ako dito sa non-aircon area nitong Ocean Jet. Tapos sila doon, tsaka sila Kanlaon, tsaka si Ninang Jim nandun lang sa tourist class. Same rate lang naman, so pwede kang lumipat. Pero once lumipat ka, bawal ka na bumalik. Business classes in this area.
So, syempre, dahil tourist or open air lang yung binili natin, dahil pwede pumasok dyan. Panglao Island, tapos ito yung mainland, Bohol. That is Tagbilaran City. So yun guys, we are now on our way back to Cebu. And it will take another 2 hours hanggang sa Pier 1. Actually, ang reason ko kung bakit ako umakyat dito sa non-aircon para meron tayong view pagdating natin dun sa ilalim ng CCLX. Kasi yun diba yung longest bridge ngayon sa Pilipinas. So I am interested to see that view. We have just arrived sa Cebu Port and nagda-dock lang yung bangka, or I mean yung fast the ocean jet, then we will disembark na. We are back in Cebu, so kukunin ko lang yung baggage. So for those who have check-in baggage dito sa ocean jet, eto, ilalapag lang nila yan dito sa gilid ng pier and then kanya-kanya nakuha. Pero dapat meron kayong itong sticker number. Kaya sa yun yung baggage natin, nandun pa. Ayan na, kukunin na yung bag natin. Yay! That's our bag. Finally. Akin niya, kuya. Yeah. Okay guys, so ito, nakuha ko na yung bag. So now, let us go to our hostel. Doon sa malapit sa Jollibee lang yun. So tara, lakad na lang. Siguro idadrop lang namin yung bag doon, then labas kagad kami to have our late lunch. Tapos ikot na rin kami ng mabilisan dito sa Cebu City. So welcome to Cebu guys. So lakad na lang tayo, ito labasan. So dire-diretso lang tayo ng lakad hanggang sa marating natin yung hostel. I think less than 1 kilometer lang naman yun. Ayun ang aking mga kasama. Init na, pero lakad pa rin kami. Malapit na naman kasi, it's too near para sumakay kami ng taxi. Hindi ko sure kung may sidecar dito, pwede ka. Pero, alay, lakad na lang tayo. Guys, finally, we're now here sa aming hostel. So, mag-check-in lang kami. And then, freshen up a bit sa room. Di bago kami lumabas para mag-launch. Tsaka, mag-ikot-ikot dito sa Cebu City. Hey guys! So, ito, lumabas na muna kami sa aming hostel dun sa Happiness. Nakain na kami kasi gutom na kami. Hindi pa kami nagla-lunch. Ito, nandito kami ngayon sa NL Cafe. Dito yan malapit sa SM Cebu City. Medyo late na kami dumating. Actually, na ngayon? 4:20 PM. Kaya halos wala nang ulam dito. Pero meron pa rin sila yung mga nila dito. Yung mga home... Paano ba ito? Home... food? Basta mga lutong bahay. Home cooked na dishes na regular dito. Which is pochero tsaka balbacoa. So, ayun na lang yung kakainin namin for lunch. Which is okay lang din, kasi yun din naman talaga yung gusto namin. Kaya lang yun nga, wala na yung mga grilled fish, yung iba pang mga luto, may mga binignet pa raw. Sayang, hindi na namin naabutan. But anyway, we still have the pochero, tsaka balbacoa. So tara, kain na tayo ng lunch. So this is the pochero, and this is the balbacoa. So tara, kain tayo. So dito sa Cebu, usong-uso yung balbacoa, yung matagal na pinakuluan na balat ng baka.
Actually, di ba sa Bohol, kumain din tayo ng balbakwa. This time, yung Cebuanong balbakwa naman yung kakainin natin. So again, lasa siyang bulalo na merong atsuwete. Tapos ito guys, look at this. Okay, balat ng baka yan. Parang gelatin na siya, sobrang lambot. Siyempre, lagyan na lang kanin. Ito, umorder din pala kami ng fruit shake. Ito, in-order ko, guyabana fruit shake. Tapos si Ate Jem, tsaka si Nanay ay avocado shake. Pero titikman ko muna avocado shake. Lasa ng avocado. Hindi matamis. So yun lang talaga guys, pag kumakain kayo ng balbakwa, may free lip balm siya. Kasi ayun na, nagsesebo sa labi. Guyabana. So aside from the balbakwa guys, titikman din natin yung famous na Bisaya na puchero. Kasi ibang luto siya ng puchero kesa yung puchero natin sa Manila. So tikman natin this bone marrow. So ano siya, bulalo. Matagal nang pinakuluan din. Ito guys, yung bulalo. Sarap. Mamaya mahihilo na tayo dahil sa high blood. So, mga putok-batok yung ano nila dito, pagkain. Pero masarap. So guys, kaya pala kakaiba yung puchero nila dito. Merong distinct taste. Ang pampalasa pala dun ay yung labong. So, labong yun yung kawayan. Pambusut. Hindi katulad ng puchero sa Manila na merong saging, na parang may tomato sauce pa nga. So, ito puti or clear yung kulay. Tapos, merong gulay nga na labong. Tapos meron ding luya. Tapos na kami mag late lunch. And masarap naman yung food dito sa NL Cafe. Ayan. Kaya lang yun nga, late kami kasi dumating. Kaya konti na lang yung dishes na sinaserve nila. Pero natikman pa rin naman namin yung mga regular na dishes na sinaserve dito. Like puchero and balbakwa.